ang polusyon ay laganap na sa atin, pati na rin sa buong mundo. Tubig, lupa, at pati na rin sa hangin ay makikita na rin natin ang polusyon. Ang aming maikling dokumentaryo ay tungkol sa polusyon sa tubig at lupa. Ano ang polusyon sa tubig? Ito ay tumutukoy sa pagdumi ng anumang katawang tubig dahil sa mga dumi galing sa mga pabrika, basura ng tao na itinatapon sa katubigan, dumi ng tuberyas at iba pang bagay na maituturing na nakapipinsala sa buhay na organismo. Ano naman ang polusyon sa lupa? Ito naman ang pagkadumi ng ilang anyong lupa mula sa pagtatapon ng mga basura kahit saan. Kawalan ng disiplina ng mga tao ang pangunahing dahilan nito. Maraming anyong tubig sa ating bansa ang ating napabayaan na. Isang halimbawa rito ay ang dagat sa Naig Cavite na aming pinuntahan para obserbahan. Ito ang dagat sa Naig Cavite. Hindi ito masyadong dinadayo ng mga tao sapagkat ito'y nasa loob-looban ng Cavite City. Isa lang ito sa mga yamang tubig na napabayaan na ng mga tao. Makikita sa aming dokumentaryo na napabayaan na nga ang lugar. Ngunit, hindi pa ito ganun kadumi. May pag-asa pang muling luminis ang lugar na ito. Kami nag-interview ng isa sa mga taong nasubaybayan ang kagandahan pati na rin ang pagkadumi ng resort na ito. Siya ay si Kuya Eric na matagal nang nakatira dito. Maganda yung dagat noon eh. Malinaw yung tubig, walang kalat sa dagat. Maganda, maganda. Parang ano nga siya eh. Parang semi-Puerto Galera. Kaso, wala eh, napabayaan. Masyado kasi naging pabaya yung mga tao dito. Kasi dati, nung sagana-saganang yaman dagat, gumagamit sila ng dinamita, gumagamit sila ng cyanide, yung chemicals na pagbagsak sa tubig, eh, lutang lahat ng isda, di na nila kailangan ulihin. Ngayon, siguro isa rin dahilan dyan is yung pollution or yung pagiging pabaya ng mga tao dito. Kasi ginagawa nilang basurahan yung dagat. Siyempre, yun yung livelihood mostly ng tao dito. Kaso, ganun naman yung ginagawa lang, hindi nila inaalaga. Siguro, dapat maging responsable lang ang mga tao. Maiwasan yung pagdumi ng dagat. Ayon sa aming na-interview, ito raw ay napakaganda noon, malinis ang kapaligiran, walang kalat, malinis rin ang katubigan. Ngunit, dahil sa kapabayaan ng mga tao, ito ay nagbago. Madumi na, marami nang nakakalat na basura. Naitukoy rin ni Kuya Eric ang mga naging dahilan ng pagkadumi ng kapaligiran ng resort na ito. Makikita natin na napakasayang ng lugar na ito. Ito'y pinabayaan ng mga tao na naroroon sa lugar. Ngunit, kung ito ay inalagaan, maaaring maraming taong dadayo rito upang maligo o kaya naman ay magsaya. Huwag nating sayangin ang mga likas na yamang ipinkaloob ng Diyos sa atin. Ingatan natin ito at alagaan, sapagkat ito'y panandali ang kaligayahan lamang. Tinanong rin namin si Kuya Eric kung ano ang mga pwede nating gawin upang maiwasan ang lalong pagkadumi nito. Sa mga simpleng bagay gaya ng nabanggit ni Kuya Eric, kaya pa nating malutasan ang pagkadumi ng lugar na ito. Disiplina nating mga tao ang ating kailangan. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pang luminis ang lugar na ito. Hindi lang sa Naig Cavite, kundi pati na rin sa mga yamang tubig ating napabayaan. Halina't makiisa tayong mga kabataan sa paglinis ng ating kapaligiran. Sumali sa mga programa na para sa kapaligiran. Huwag magtapon ng basura sa mga ilog at tayo ay mag-recycle. Ito ang mga simpleng bagay na maaaring makalutas sa ating problema.